guys, sama niyo ako sa aking first vlog. Marami kasi nag-re-request sa akin sa kung ano daw yung timpla ko sa manok na aking madalas niluluto. Tinatawag ko itong lechon di caldero. Guys, literal dahil sa caldero ko siya luluto, hindi sa kawali. At kung may itatanong kayo guys, comment lang po kayo sa baba, sasagutin ko. Kasal yung ating manok, punasan natin ng tissue, no? Yung paper towel para matuyo po yung ating manok kahit pa paano bago natin siya i-marinate. Tapos ituturo ko po kung paano siya magiging malasa pati sa loob, kasi po kadalasan po yung bandang pitso sa breast po, wala na pong lasa po. Hindi natin gagawin ito. Ito po, tutusukin po natin dito. Ayan po, hihiwaan natin yan. Ito, ayan. Dalawang layer po yan. Isa ulit, bandang taas. Ayan. Ganun din po dito sa kabila. Tapos dito, dito naman po sa mga bandang legs. Ibuka lang po natin dito. Ayan po. Ganoon din po sa kabila. Yung laman po doon sa mga legs. Ayan. Sa hita. Tapos dito po sa may bandang leeg, ganun din po bubutasan natin dito. Dalawa rin po. Tapos yung ating ingredients, ito po. Ito po, paminta, pamintang powder po ah. Isang kutsara ito ganito ah. Isang kutsara ganito. Tapos yung crack na paminta. Ito po, isang kutsara rin po. Pero malaki ah. Dito natin ang konti. Tapos ito natin chili flakes po ito, chili flakes, kaya dinurog ko lang. Wala po itong sirpon nito, pati itong matik sarap, lagay natin na isang ganito. So, tapos ipaghalo lang po natin ito, halo lang. Lalagyan na natin siya sa ano, sa ating manok. Ito po, kung napansin niyo po, lagyan natin dito ng ating panimpla. Ito. Lagyan natin sa loob, ayan. Konti-konti lang po.
lahat ng binutas natin kanina, lagyan po natin ng panimpla para malasa po. Ito po yung isa. More seasoning po. Original. Itong tira. Ilarap po natin dito sa labas na. Isa pa. Lagyan po natin ng oil yung ano, yung sa loob para pag kaniluto natin hindi siya dry. Ito po si isang olive oil po itong gamit ko. Ayan po. Inilipat lang po natin siya ng lalagyan. Marinate lang po natin siya. Hayaan po natin siya ng 2 araw at 2 gabi rin po sa rep. Tapos after 2 days, pwede na po natin lutuin yung ating manok. Bago natin siya lutuin, chop muna tayo ng bawang. Isang buong bawang po para ilagay natin sa loob mamaya. Ayan na yung ating manok galing sa ref. Para mas malasa po, lagyan natin ng bawang at leeks, yung sibuyas dahon. Lagyan natin yung mga binutasan natin sa may pecho banda. Ayan. Itong ating minarinate, pwede rin po itong ano, i-oven, i-turbo, pwede kayong i-lechon manok. Itong gagawin ko, i-preto ko siya ng buo.
tira na natin dito sa loob. Yan, mainit na yung ating mantika. Ibigay na natin yung ating manok. Tapos yung ating apoy, nasa mid lang po. Nasa mid siya kasi hindi siya nakainom. Tapos tatakpan natin siya. Yan po, after 10 minutes, baliktarin na natin yung ating manok. Kasi hindi masyadong lalo ng mantika yung taas. Yung setakpan po natin siya ulit. Then yung takip nakakatulong din sa ano, sa pagpapalambot ng ating manok. Ayan po, after 20 minutes, hanguin na po natin ang ating manok. Patuloy na natin na konti ang mantika. Ayan po. Minutes of cooking lang po para ma-maintain natin yung kanyang pagka-juice. Okay guys, kain na tayo. So ayan guys, nasabi ko na lahat ng sikreto ko sa inyo. Buti nga sa inyo, nasabi ko eh. Sa asawa ko, hindi ko pa nasabi. Maya maya lang, sabi ko yung sikreto ko sa kanya. Okay guys, if you like my recipe and video, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking susunod na video. Nanoy of the past, signing off. Thank you!